mga kaagri, ito po. Mayroon po kaming chicken manure na gidagdag, ilalagay po sa puno ng aming sagingan dito. Ito po ang aking mga mapisa. Yun, yung masipag sa Tagalog. You on the grave. Oh, ayan. Araw mga kagri, ngayong araw po ay isang napakahalagang bagay po ang ating maging kwento ngayong araw po. Kasi po ang ating pag-aaralan po ngayon ano ba yung importansya? The importance po, bakit ba mahalaga na maglagay po tayo ng organic matter sa lupa gaya po ng animal manure or compost po. Yan po ang ating sasagutin ngayong umaga. Yan po ang ating magiging topic ngayong umaga po. Magandang umaga sa ating lahat. Good day. Kahit anong oras po ninyo itong matutunghayan. Hello and shout out po sa ating mga kaibigan. Lalo na sa bago, makikita na lang po ninyo ang ating mga shout out sa last part po ng bahagi ng video na ito. Diretso na po tayo ngayong araw. Kasi po napaka-importante at saka napakahalaga po ito. Una-una pong tips at saka kahalagaan po nito. Kasi gaya po dito sa aking taniman po. Number one po, it is to replenish. To replenish po na the nutrients na nakain na ng ating mga sagingan. Kasi po, 1 year na po itong ating sagingan. Of course po, yung mga organic matters dito ay nakain na karamihan ng mga saging natin. Kaya po, kailangan maglagay po tayo ng bagong animal manure, compost, material, or ano pa man yan, ng mga organic matter sa lupa. Kailangan po yan. Pangalawang points po, para po ma-maintain po natin ang magiging kalagayan ng ating sagingan po, ng ating mga tanim. Kahit anong tanim po, ma-maintain po ayong kanyang kalusugan, ma-attain pa rin po natin ang mga inaasam nating laki ng kanyang bunga, ganda ng kanyang bunga, dahil po mayroon po siyang mga organic matters. Kasi po yung mga organic matters po, andyan kasi makikita yung mga micro-elements na kailangan ng ating mga tanim. Lalo na po yung saging, masiba po siya kasi sa elements, sa mga fertilizers. Kaya po kailangan maglagay po tayo uli ng panibagong organic matters. Much better po, twice a year, every 6 months po maglagay tayo. Dito po sa akin, sa 400 kapuno ko po, naglagay po ako kanina ng 35 bags na tag 50 kilos po. Sa 400 kapuno lang po yan, ako, ang dami po. Ilang beses ko pong pinakuha sa mga kaibigan ko kanina, kung makikita po ninyo sa mga susunod ko pang video kung paano po namin yan nilalagay. Ano pa po ba ang kalagahan, importance? Sabi ko kanina, unang-una po, wag ko nang ulitin. Pangatlo po, para po may expect po natin still better yield. Better yield po. Kung ano yung yield nyo ng first season niya, maging sa second season niya, ma-attain pa rin yung yield na yun, or pwede pa rin nating mas lakihan yung kanyang mga bunga. Yun po. Yun po, talagang napaka-importante po ng mga ano na ito, organic matters na ito sa ating lupa. Ma-maintain. Number 4 po, ma-maintain rin natin yung health ng lupa. Pati po yung lupa po. Pag marami pong organic matters sa lupa po, hindi po basta-basta nagiging acidic yung ating lupa. Mayroon po kasi maraming micro elements doon na nanggaling sa organic matters. Yun po. Medyo mabalance po ng konti yung pH ng ating lupa. Yan po ang napaka-importante. Pag naging acidic na po kasi yung lupa, malamang wala na rin organic matters, malamang wala na rin mga micro elements doon pag naging acidic na po siya. Kaya napaka-importante po maglagay po tayo uli ng mga organic matters such as animal manures, vermicast, any composted materials po na maibabalik po natin sa lupa. Andyan po kasi yung mga silicon, andyan po kasi yung maraming masasabi nating carbon, andyan po kasi yan sa mga micro elements, sa mga organic matters na po yan. Andyan po yung mga boron, magnesium natin, andyan po sila. Mga maliliit po silang mga elements pero napaka-importante po sa kalusugan ng ating tanim. Kaya po, maraming salamat. Sana ay may natutunan na naman tayo ngayong araw. Hello and
sana'y may i-share po ako sa inyo, pero kahit po sino itong tanungin ninyo, iyan ay isa sa mga malagang bagay na inikwento ko sa inyo ngayon, yung mga importance ng mga micro elements sa ating taniman. Maraming salamat po. See you again. Bye-bye. God bless you all. God bless the Philippines. Maraming salamat po. Magbabalik po ako. Oh, hello mga ka-agri. Ito po. Mayroon po kaming chicken manure na idadagdag, ilalagay po sa puno ng aming sagingan dito. Ito po ang aking mga mapisan. Yun, yung masipag sa Tagalog. You undergrade. Oh, ayan. Ito po si Nung Jer. Ito yung manager nito. Kung makikita po ninyo yung napakalapad na eager na game foul doon sa itaas, siya yung manager. Ito po, si Nung Jer. Hi, Nung Jer. Huwag yung pag-hi si Manong Jer, diba? Hello. Ito naman po si Boss Eric the Great. Ayan. Ito yung pinakamalakas dito. Magdala ng mga mabibigat. Ayan. At saka ang aming buddy-buddy. Ano ganit ang first name? Nagkikita? Lolong, si Lolong. Ito yung kabilang buhay ni Lolong na buhay ay namatay doon sa Sambuanga. Si Lolong the Third. Yay! Walang palakpahan. Sige. Sige, salamat. Tama, magwakikin mo sa YouTube. Lalabas sa'yo sa YouTube. O sige, thank you.